Maiksuma yung gabi ni atas sa atong tulumanon ng atong kadinawan sa pagtuong katoliko isibya sa DYRF Radio Fuerza. Nanukar ng atong isibya sa New Creation Servant Community. Usas mga enjoying Catholic Charismatic Communities mong New Creation Servant Community na may labang na sa mga katluwag pito mga super na sa Paintay City katulik. Sukat pa sa yang Eminensya Julio Cardinal Rosales. Ong yan ang pagsugod, mainiton o masangyaon o mabrayonon sa ilang paiti pagka buluhatong na Diyos nun para sa kaluwasan ang New Christian Christian Servant Community. O nga hangtod karon parayon tungkol sa mga ganda na mga servant leaders. Sa pagkakaroon ang presiding servant mo si Sister Brilia Albao. Formation servant si Sister Jeneline Labrado. Ang ministry servant ang nagpasiugda na panguo Sister Maricor Maligon. Sa prophetic servanthood Brad Rumil Yenes. Brad Rumil Yenes, nag-greeting ko nimo. O padayon ako kung mga pagampo, mga pamilyupo alang sa speedy healing sa panalangin sa magagahong na Diyos. O ni Sister Jezebel Yenes, akong pagumangkot. O niya, ang kingly servant, si Brad Rhee Albao. OIC sa priestly servanthood, Brad Rhee Albao. Community Secretary, Sister Christy Agas. Admin, Custodian Servant, Sister Susan Albor, Sister Gina Bilicario. Sa Worship Ministry, Sister Jocelyn Lodonia. Music Ministry, Brad John Lanik. Healing and Counseling. Ang nagpasyugda ng home o si Brad Boy Iting o Sister Ida Iting. Prayer and Intercessory, Sister P. Rivera, Joey Marande, Mera Sinisa. Sa Liturgy Ministry, Sister Susan Albor. Teaching Ministry, Brad L.B. Sinita o Sister Chris Sinita. Bible and Catechesis, Brad Alex Basig. Doong natungan hi kay nag-andam na ito pumatana o si Dong Kim. Temporality Team, Sister Jujio Basig, Sister Joy Lee, Sister Cypress Velasco. Wish and Men's Ministry, si Brad Mario Uy o sa Transport Ministry, Sister Nida Uy. Yatong special greeting, Sister Nani Kandar, na makanunayon ang iyang apostolate of prayer, suffering, and offering to the Lord, kanunay yun. Iyang iibo ang iyang devotion sa kamay ng puon, pagdaig sa Diyos ang pag-ampo, alang sa kaluwasan. Sadaka makalag. Salamat kay Sister Nani Kandar. O niya ang atong Technical Ministry Servant Jocelyn Lodonia o Joshua Asengwa. Sa Food Ministry, Sister Christy Agas Arango, Couples Cluster Servants, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy, niya sa Single Adult Women Cluster, Sister Joy Lee, Single Adult Men Cluster, Brad Rotil, Gladier Brad Rotil, Intrampas. Sa Youth Cluster Servanthood, nanguho Sister Bia Suacilio. Sa Youth Men Servanthood, Brad Greenheart Lasarraga. Sa Youth Women Servanthood, Sister Almira Bilicario. So, morning mga talaan sa itong mga servant leaders na nagpadayon pag sangyaw, labi na sa mga prayer meetings, healing ministry, o bagulang, nidoon sila sa Talisay City Jail. Yan ang mga image na lipay ng panalanginan na anointed sila sa mga missions of the gospel niya ang mga awit na Diyos noon o matulon. Ano kayo nagkapalipay sa mga binilanggo sa Talisay City Jail ang ministry sa New Creation Servant Community miyabot sa mga bilangguan. Ngayon sa
morning atong mga pasiuna, mga inigugma kong may suon, yan ang buong nagyot si Brad Mario Uy niya sa si Ricardo Rizanin, pero doon na sa tay hamubuong kapasiuna. Nga, unsa man ang gipahayag si Ginoo sa tinuon nga tinuuan. Ang gipahayag o gipailas Ginoo sa tinuon nga tinuuan nga nagtudlok yun sa mga teachings, doctrines, nga gitudlo niya. Pugasan na tumabasa na sa Galacia, Kapitulo 1, 8-9. Kung dunay mo na kaninyo na magtudlo og lain nga pagtulunan, lahi nga pagtulunan sa inyong nadawat ka na mo, isalikwe siya. Anathema sit sa Latin. Pero sa English na, condemn him. Ang ato, gaan-gaan ra, isa likwesya. So kung dunay mo anak kaninyo na magtudlo o lahi na pagtulunan sa mong itudlo kaninyo, isa likwesya. Ato na mabasa sa Galacia 1:8-9. Kaya, unsa man ning mga pagtulunan na naa sa Iglesia Katolika na wa hikapa, wa itudlo, sa itong mga kaigsiunan, mga non-Catholics, with due respect, kanan pagbunyag sa mga bata, baptism of infants, baptism of suckling babies, ingos na no. Dili kayon angay bunyagan ang bata. Kay sa San Marcos 16, versikulo 16, mayon ang Diyos na tudluhi sila sa akong mga pagtulunan. O kadto mo dawat o mutuo, bunyati sila. So, klaro, ang ipasabot ni Jesus, adult, dagko na. Kay tudluan mo na. Ya, yeah, sarihang matudluan, suknaon pagyan umituo ba? Una, pasiya bunyati. So, huwag labot ang bata. Kay bata, di pa na matudluan, di pa na makasabot. Mga suckling babies, infant, kaya nagsusupang ang bata, awa, ginay ka magagan. O yan niyo, Jesus, pasag di ngay paduhul ka na ako ang mga bata. Kaya lang, sasama ka nila ang ginarihan sa langit. Sa Mateo 19:14, sa ito pa matagpan nila, wa, gilabot ang bata sa bunyan. Kaya ginarihan sa Diyos, alam man ka nila. Mga ka, wala sila mo bansay, wala sila mo practice, wala sila mo tuho sa baptism of infant or suckling baby na nagsusupang bata. Kung asa man makuha sa Iglesia Katolika, din bang bahina sa Biblia na tudlo ang Ginoo na apil ang bata sa bunyan? Nasa buhat 2:20 mga panudlo na para sa dagko. Dito sa Pedro, kamo mga dako, ginulso mo. O niya, pabunya ko. Aron makadawat mo sa pasaylo sa sala, makadawat mo sa gasa sa Espiritu Santo. Claro, pag ginulso mo, yaw na pabunya ko. Huwag ko ilabo ng bata. Kaya hindi ko pa na makinulso ng bata. Huwag pa na makinulso mo actual sin kung sala kaya gibuhat. Yun na ho na. Pero na may sumpay si Sulti ni San Pedro. Balikon ako, iyo San Pedro, pagkinulsul ka mo sa inyong mga sala, magpabunyag, aron makadawat mo si Espiritu Santo o ka mo nagkadawat sa pasayo. Doon na may sumpay si San Pedro, di man nila uso. Nagyon, o kiningsaan sa bunyag, di nila na lang kaninyo, kundi nyo sa inyong kabataan. Kinisaan sa bunyag, dili lang alang kaninyo, kundili alang usab sa mga kabataan. Ako rin kita na sa Grigo ng word kabataan, plural. Ang naa sa Grigo, tiknois, singular sa tiknion. Ang tiknion, nagkahulugan o bibi, suckling bibi, or infant. Sigurado ming tinuon, klaro nga, ipapil si Ginoong Diyos ang bunyag alas sa kamay bata. Balik ko na to. Ningon si San Pedro sa mga dako,
paghinusog ka mo o magpupunyan aron mapasaylo ang inyong masala o makadawat mo sa gasa sa Espiritu Santo. Pero doon na may isumpay sa San Pedro, kinig sa ala sa bunyan, tili lang alang kaninyo o inumdumin alang usab sa mga kabataan. Kaya naman, kaya ang mga bata, matod pa ni San Pablo sa 1 Corinthians City 14, ang mga bata doon ay kahugawan. Hindi na kahugawan sa unod. Kaya bugasan naman, diguon naman na sa inahan, human matao ang bata. Mga nangingan og sala na panurundo. Na diya pasatiyan sa inahan ang bata, nakapanurundo na sa sala siyang ginikanan. Adalang ang iba at ang ginikanan. Bugasan naman ang bata. Nasa Salmos 61:5, Salmos 61:5. Niyon sa David, dito pa ko sa tiyan sa akong inahan, gipanamkod pa ko sa akong inahan, daan akong makasasala. Daan akong makasasala. Klaro nga, gi-repeat ni, isugli ni ni Propita Isaias. Sa Isaias 8:48, ang bata sukat pastiyan sa ginahan, taan ang makasasala. Kung sa manasala, dili manasala nga giunahuna sa bata o gibuhat sa bata, dili mana actual sin nga nanag salat panurundo. Na ikaw ang bata sa santos nga grasya na panurundo na ito sa itong ginikanan na danong iba na sa ilang pag sukur sa Diyos, gilangkatan sila sa sanctifying grace. Wa na sila ay santos ng grasya. Di pahulit na sinong santos ng grasya diha sa punyan. In the presence of Christ. Nasa Galacia 3:27. Ngayon San Pablo, pinagi sa punyan ang tao nagasulog na ni Kristo. Pinagi sa punyan ang tao nagasulog na ni Kristo. Mao kung ang bata mamatay, wa pa na magsulog ni Kristo. Munang giagdas kino ang mga bata alam mo sa kingarian sa Diyos. Ayaw pungim na batang ipaduul ka na ako. Kaya lang sa sila sa kingarian sa Diyos. Saan sa bagay? Through baptism. Ang Diyos Amahan. Si Yahweh. Ang Diyos Amahan. Si Yahweh. Namunod yung mga may bata. May buta. Na sa 1 Corinthians 1:3 ang Amahan. Inagin wishes. Namunod yung pinagi sa panganod o pinagi sa tubig. Ang Diyos Amahan, sumala sa 1 Corinthians 1:3, siya ang Diyos Amahan, namunyak, pinagi sa panganod o pinagi sa tubig. Iya, naapil pa na may bata. Asa na mabasa na sa Exodus 12:37, gipaihap ni Moises ang mga dagko, 600,000 mga lalaki. Ipaihap ni Moises ang iyong dikuyog sa panahon ng Diyos Kanaan, 600,000 punong kagatos sa iyo. Iya, kuyog nila ang mga babae na walang iapil pag-ihap o ang daghang mga bata o sa pagbukas sa dagat nga ihapak ni Moises sa sungkod ni Aaron. Mora ito yung buktong bagay na maluwas sila sa pagukod sa mga ituhan. Naabling dagat, miyagi ang mga Israelitas, mga lalaki, mga babae, o mga bata. Kunyagi, tapunan sila sa panganod. Tapunan sila sa panganod, kunyagi, dibisibis ang tubig ibabaw kanila. That was the baptism of God. He included infant, ikakahan mga bata na pills for kuya. Maraming igong makumisuon mo na sa kapainugdog na to, what is the distinction sa kalinginan sa Catholic Church o non-Catholic? Ang bata umar sa wow ka ang logikas pagkatao, ahagda na, niyagda na si mana, pupunyaga na mana. With due respect sa ito mga isuon ng mga non-Catholic, sila mingon nga, dinoy, ang pagpupunyan na mo sa mga bata kaya na nang mabot-udisyon so, but-anak makatuunan
makahukum na kung sa tinuhan ay apasakuman. Munang ilang rigla. Mao di sa kainahan nga nabantayan niya ang anak na lalaki, 15 edad, dying. Nagputka nga siya ng bata, ma, di nagyod kalikayan. Nagkaduro nagyod na akong katapusan. Di na po, disun na po pakinawa. Doon sa maibong tinguhado nga magkakusong ta ako ni Kristo. Sabi ako ba't yung sabot? Nga mabunyagan ang takong mak. Ha? Iwag yun na. Unya raw ang bunyagan na tulog ka ng mga isutso na ilan. Muna nga luwi yung mga nagtawag sa pare. Pare yung katulik ko na dali. Na siya madam, sakto na yung mga nga kiningin mo anak na lalaki. Naapa siya ang kalag ng salat na rurundo. Kinsya naman siya. Nakasalat na sanig. Buhat noong nasalat. Bunyagan na eh. Kaya ilang mga siya si Kristo ang magluluwas. Ginoo nato na kinaglan ang pagsuob sa grasya ng mga santos. O, Padre, punya kita, Padre, kinahan, doon ang akong anak. Yabot pa ng bana niya, ang bana sa kining katong patanon, ang inahan niya, yabot ang pastor, ang mahal si bata, ang suko, ayaw nagilabdi, Padre, kaya ko, pastor, we are Protestants. We do not allow baptism only at the age of 18. Paulik bahwa. Manang pare, dalilik bahwa kay nasuku manang pastor. Pag talikod yus pare na buktuan sa kinahawa ang bata, puting ilaka siya na. May naman na pastor, dog, akong bana, may naman na ito, nakagawat ang atong anak. Sa grasya ng mga santos, sa pagbunya, ay gusto siya mong kakus ni Kristo. Galacia 3:27, ang gibunyagan, nagsulog ni Kristo. May sulog mo niya ang atong pipila ka mga pasiuna, may tungod sa Catholic Church and non-Catholics. Karang mga bata na bisag ulo pag-adlaw, bunyagan. Ang magkasuog sa santos ng grasya, presensya ni Kristo, o mapapagyaw ang salang panulundo. Kunyan, yan naman natong mga pinagang mag-uwan. Yan na si natong seventh leader, si Ray Albao, o natong mga kaubangan. Pwede si Ray Albao, muna yung natong kining iyang gipanguluhan ang kingly servant niya priestly servant po Bradley Albao niya Sir Mario nagagayin niya siya mga kahupungan niya siya pangu niya si Alex Basik sa Bible and Catechesis o niya po skin niya si Ricardo Lisson unahon na to si Brad Mario Uy Brad Mario. Salamat besok, salamat sa nga itong mga kisuna, dali na gayon ka itong kasubay sa katinawan sa pagtuong katoliko, nagi sa UARA, o kanyang mga ka-ubana na ito, dali sa New Patient Servant Community. Mutala na po besok, no? Itong nakabantay man po. Nakabantay man po mga naay verse itong unless you are born in Spirit and Truth, we have no life without niya. Kanibito sa Matthew 1, so, ningon na si Sinjan nga, I baptize you with water, but si Jesus may mabaptize sa Holy Spirit. So, sa ka-importante, no, ang baptism sa Holy Spirit, niya, sa ako sang experience ko, sa una, di ko, kaya natumatakaan dito ang importansya ang Holy Spirit, kay mga ito pumakit ang termi sa revolto ka ni Jesus, si Mama Mary, nagsara mga nining God the Father, niya, kay Molaki, kay kakita ng mga tao, ano yung say, naong Diyos sa tinunan na ni God the Father, si Jesus sa mga si Mary, dito, si Mary, may itong napunan, na pinagyan ni Holy Spirit. So, karon, ang sa importante ng Holy Spirit, pag-ati na po ninyo ko ang community, hindi na po nga murag misaling na ito kay mo may kalaghanan gikuan sa community kanito ang Holy Spirit mga itagagin.
emphasis dito ang importansya. So, karon importante bagyo ni siya ang Holy Spirit. Okay. Ang karon ang ako nabantayan ron, ang charismatic naman, mo'y ga, mo'y pirmi, nga mo'y magkuhan ng baptism ng Holy Spirit niya. Wa man kaya ni ma-introduce kayo sa itong simbahan bitaw nga kinang na mo. Atin yun mo, magpa-experience mo sa Holy Spirit. So, mutana lang ko ba sa kung sa'yo mong ikatambag bitaw nga kinang na bagit ang tao, ma-appeal na lang sa community para po mag-experience nila ang baptism sa Holy Spirit. Wala na rin so. Salamat kayo, Brent Mario, si Mumay nga pangutana. Ang imong matikdan nga sa atong tinuhuan ng Katoliko, wa kayo pamugati ang ngayon na itong The Life in the Holy Spirit. Kaya lagi, kung dito na tanya itong bunyakan, bata-bata. Pero, kung sa mga day bilik, kung sa'y kahulugan niya ng baptism of the Holy Spirit, when we are already adults, nagkakuan bata, mawag na ang atong usayo. Na primero, kung sa kahimdanon ang bunyag sa suhod sa bata. Lagi, ako nag-ipasimun na kanina, nasa malangpong sa Diyos sa Salmos 51:6, nga mingos si David, dito pakusta ko ang kan sa kukinan, daan akong nagasa. Doon na ko isa. O karang bata, karang sala, dili na sala na, giunahona, gipamulog, gibuha, bitakod na, ikan eda no may ba mo lang yan lang ito original sin kuha una sa bunyan niya importante na kay namin itabo nga nasa buhat urso katursi na ito sa Jesuso nga doon ay mga tao dito sa Maria nga ibunyagan ang nagbunyag nila mga Kristianos lipay sila pero karoon sa pagkadawad na sa bunyag wa pa sila kadawa sa Espiritu Santo. Managuol kayo sila ilang isumpong ni San Pedro sa Numan. Unsa man ang bunyag niyo na dawa. Gibunyagan ninyo sa ngala ni Kristo lamang. Wa man mura matiyang ilito. Gibunyagan ka sa ngala ni Kristo. Kaya unsa man ay niyo ang eksakto. Naman sa Mateo 28, sinabi ni Ingon Masisus, bunyagi sila sa ngalan sa Mahan, sa Anak o Espiritu Santo. Pero nga mo niyo, kay gibunyagan mo namin sa ngalan ni Kristo. Yung sa minta po, wa may kanawa sa Espiritu Santo. Yung sa Pedro sa naman, ay kabalaka, kay mukumplir ni, sangkap ni, ilagyatagan o mubuk ng mga mensahe sa kumas sa Diyos, sa kasa sa Diyos, o presinsya sa grasya, presinsya sa Espiritu Santo, niya ilagay pagdungan sa kamot o kumplir na o nakadawat ng Espiritu Santo katong taga sa Maria na nag-uul pa kayo. So, muna nga, kanang bunyag nga sa ngalan lamang ni Kristo ang nasabtan ginila na ang gamito na itong ino na ito, formulas bunyag, may muna ta, kung parang ito yun, ay baptize you in the name of Christ. Pero yun, di man may gitudlo ni Kristo, di man mayo nga sungagun na ito, supako na itong itudlo ni Kristo. Bunyagi sila sa ngalan sa Mahan, Buksana, Espiritu Santo. Mga ka, sa bata pa ta, na yung muna itong Kristiyanos, nakuha na saan panurundo. Pero magkanako ta kay hamukon mata sa mga tindas kalibutan. Samukon mata sa mga tindas yun. Teka mga saan. Muna nga ang usa ka bata ang magtubo, ang kahimtang sa grasya na gihatag sa bunya, di ka niya natrabunan. Murag ka na bang kinigilik-lik pa ng kusuki mo tuyo kay limpyo, niya maggamot na itong mga hugaw ito, di na kayo. Mga baptism of the Holy Spirit is cleansing our sins. The Holy Spirit is renewing our vow of being child of God. Na mabago ng itong panahon sa inyong anak sa Diyos, mabago ang gasa sa Espiritu Santo na katong itong electric pan ni Pasabot, para po na ito wala nagtuyo kayo nagganod sa mga kaugawan sa sarang.
So renewhon sa mga sa katao, pagpaibaw kinsa ang Espiritu Santo, ang katulong persona sa Desima Trinidad. O sa libro ni Ezekiel, at Esais, ningon siya na, "Dili gyud makahimo mo sa katao sa paghimpit, di sa katuman sa sugo, di sa katuman sa mabuluhaton mayo, kun wala ang Espiritu Santo niya. When the Holy Spirit dwells in him, ganahan siya matuman sa sugo, ganahan siya bubiya sa sa, ganahan malipayon siya sa pagampo, ganahan siya masimba." Murag, ikabot yun ang baptism of the Holy Spirit nga gigamit sa Catholic Charismatic, murag, the renewal, the giving of all the preparations that we will be cleansed again. Nga maglimpyo tayo sa mga kausa, niya mubalik na magasa sa Espiritu Santo. One of the example, akong amigo, na tarong matutuhan, buhutan kayo, leader kayo sa DLG, pero yung siya, so kung sa may pagkakusahan ako nga, di ko ganahan mo po, isi ko ganahan mo simba. Nga naman, Kristiyano sa mga ako, ingon na yung sa wadong apil sa charismatic renewal. Pag human ganyan, tuwan na ano, kita may isang braso, kahit mo nga nyo tayo, nga naman, dito ta na kumuha po, ganahan na kumuha po, ganahan na kumuha simba, ganahan na kumuha kayo sa sa, kaya ito, why bawin sa? Nako, that is now the working of the Holy Spirit. So, wala, Rebar, ang ata, yes, Rebar Mario, ang atong ika, panumdum ka rin mo. Katong baptism as sacrament, sa bata pa na. Yeah, baptism as renewal of the gifts of the Holy Spirit. Muna na as Catholic Charismatic, nga girenew ta, higiyahan, tas mga servant leaders, sa pag-andam, pinagis pag-inulso, hugot ng pagtuo, aron sa mga kausar pa, katong mga sagot o mga hugaw na nakahinay tuyok sa ilikrikpan. Huwag tang umbalik ang iyong pwersa. Ngayon nga ba si Ricardo Rizani at sa mga pinaw? May nagkabibra so, sa desa niyo presyo kung sa tanang namin sa itong karinawan sa kultuong katoliko. Hindi ko sa Biblia pa sa Episo 6:11. Isuloob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat niya gihatag sa Diyos kaninyo aron masukul kamo sa panglimbong sa yawa. Kung pumuntahan ang brad ba, isang mga ito pag-iaway sa yawa brad na hindi man makita, hindi pa sa mga tawahan na magubat yung lainasun, magamit man sila mga arma, sinagiban ng mga modelo na pagpangita sila mga kontra, pero kanyang yawa brad, hindi man dito na makita brad niya, manglimbong man dito na siya ng isitataw brad niya, isang mga pag-iaway ito brad, hindi man makita. Wala kailangan kita o armadura weapon against the enemy. Manang imong ibasa ng Epistle 6:11 na sakmitan ang gahong o kahimanan ang mga ngayon na ito kahimanan sa pagigubat pagigaway ni Satanas. Hindi magigaway tanga kita rin, kita katawag ka naman spirito na Satanas di mo kita niya mas gabhanan sa taong iya mo. Mga nga, we need the armory. Masabi armory na ito, number one, ang atong pagtuo. Niya, kung doon natin pagtuo, hukot sa itong pagkampo, manas Mateo 26:21, pagtukaw ka mo. Pagtukaw ka mo. Pagampo ka mo. Ardili ka mo, madaog sa panulay. So, one of the armories, the weapons, one of the weapons, nga itong magamit, prayer. Prayer po kaya ka, hantok kayo niyawa niyo. O niya, ang labing yung kandukan siyawa, kung nagtuman, nagsugod na pagtuman sa sugo sa Diyos. When we start ubiing na kaman ng sugan, hantok niyawa. Kaya mo natag yahulan o sa ka taming na pwerte na yaga. Nga ang yawa niyo katutok, dagan na lang siya. If we do and obey the commandments. O niya, number three, likay sa okasyon sa saan. Nasa Sirak 21:2, gusto ka ba na dili na magkasala? O, likay sa okasyon sa sala. Likay sa mga kalingawan na iwan o mga sundayan na rotan. Pagtanaw sa atong Facebook, kating cellphone dito, mga interesting mga sports, mga wisdom. Pero mukhalit, nagsulbong ang mga malaw ay katalanaw.
sa mo nila isambugan man no iskan up na imo nang iskan dali ayaw itutuki given one or two seconds kay mukukos na so mo nang paglikay sa kasyon sa dunay tao nga dautat mo na muna dautat kinabuhi matintalo niya ayaw gitukuyo ka kay maangin o matakda kagayon sa dautat likay na doon magrapit magrapit buwangan sugalan balay sa kailayan likay na mga basahon ng malaway, mga talanaon ng malaway, mga lila sa sine, mga lila sa tibi, ng laway, ato kaya nang salikway. Kaya dili kaya nang doon salikway, mo register na, niya dugay kaya nang mawa. Dugay kaya nang mawa. Wanang do not focus even 1 second or 2 seconds. Get it out. Hingin di ka. So, muna ang unang armadura na to, ang atong pag-ampo. Kaya wapag tuman sa sugo. Ito, paglikay sa sala. Nga doon na kita yung gihatak sa Kinoo nga di lang kay kahong usog pasalik pag yung Kinoo sa kalawasan. Nga sa kinsa kitong mukaon sa kumunod kalawan, mainom sa kong dugo. Ako mupuyo ka ng tawana. Siya mupuyo ka na ako. O ka ng tawana, doon ay kinabuhing mulay katapusan. Yaman na? Ka ng tawana, doon ay kinabuhing mulay katapusan. So, kung gusto tao, managang, dili lang kita mo'y managang ha? Ang nisuod na itong Mons Cristo muna'y kadukan sa iyo. Muna nga, si Santo Domingo kilido niya sa itong Saint Dominic Savio Dominic Savio ni Palikman niya rin ko na parang anong kasugas lang ito o yung kamaging purgatorio tinuod yun Father ningo na nga kung angin mabalante tungod sa imong pagkalawat karanaw, tungod sa imong pagrosaryo, wakil makaduro ni awanin. Munang nadritso ka lang. So, ningon siya sa pare, sa Santos na sa pare, yan dito sa Juan Bosco, isulti gina sa mga tao pare, sa wali sermoni mo, i-appeal gina ang communion. Kaya ikuman na itong kutisal, kapasailo na masailo na kutisala, sige na kita kalawa. O di tabiaan, sige na, hadlok niyawa na ito. Masa, ampo ta, tuman sa sugo, o maglikay sa kasing kutisala. Muna itong armores. Muna, diya si Brad Alex Pasik. Nanggiri, mag-exam, nanggiri, Bradshock, magsata na nagsunod sa itong tulumanon katinawan sa pagtuong katuliko. Ako pumunta na Bradshock ba kanin sa kwan? Natiutel about sa gisulti ni Jesus ba nga? Kung magsulti kag daotan batok sa anak sa tao, mapasailo ka. Apan kung magsulti kag daotan batok sa Espiritu Santo, dili ka mapasailo bisan nining kinabuhi aog sa umaabot niya. Kung labo din ni Holy Spirit kaysa kwan day, galasan, pero din sa San Pablo ni ingon sa San Pablo sa kuan Filipos 2:10 nga ang tanang binuhat kuno sa langit sa yuta o sa ilalom sa yuta muluhod sa ngalan ni Jesus. Unsa man niya ang pagkakuana Bradshock sa ilang pagkakuan ba pagka Dios nga ang tanang sala kuno ingon si Isaiah mapasailo mo kuno kay basta mo angkon lang kasi imong sala niya maghinulsol o magbuhat kag mayo imong sa si Ezekiel sa 25:18 masal gyapon na ang kuan ang sala mapasaylo niya nang makasata batok sa Espiritu Santo unsa ming kuan na so kay war bagi kay ni ma explain sa simbahan unsa ning mga sala ba palihog ko bro. Dr. Gerber Alex sa Basik daw ma-turuk sa itong lipatakan nga labo niya ng Espiritu Santo sa amahan o sana kung makasulti mong dautan sa anak si Kristo pasailo pa mo kung makasulti mong dautan batok ni Yahweh ang Diyos naman mapasailo pa mo pero makasulti kay mong dautan sa Espiritu Santo dili mo pasailo muna nga ingatid dakulako ni Granggo ng Espiritu Santo. Pero sa atong dogmatic teachings, nasa page 91 sa teachings of the Catholic Church, ningon ang tulo ka persona, ang amahan, ang anak, ng Espiritu Santo,
usa ra gyud kagahom. Pareha ra sila gahom. Pareha sa sila way sinugdan way katapusan. Pareha sa sila nga dili makatilaw kamatayon. That is dogma. The three persons are one in Godhead and power. And they are enjoying the life of eternity, which is forever. Di kini sila mamatay. Patyo na nato, di si Donald Patrick na mamatay. Kaya, mumay na sa Biblia. Page 91, Teaching the Catholic Church. Doon ay imprimator, Archbishop Julius Kurgar. So, kung sa may mga salabat o Espiritu Santo nga. By the way, ang unang explanation niya na sa Saka Teologia, sama ni San Agustin. Nga kanang Espiritu Santo ang special gift niya sa matag tao, the gift of repentance. Gift, kasahan ta niya nga, katiko kita mo hinuso, katiko ta magpaso, katiko ta magtubot sa datang buhat natin. That is given by the Holy Spirit. Muna nga, kung Espiritu Santo na mo itong awayon, biyaan ta, ugubiya siya, di natakahinultus o kinuso. Naas bibiya. Naas sa Hebrewanon, Kapitulo 6, Versikulo 4, 5, 6. Kasi pong siya Pablo, doon ay mga tao na napag-una nilang kinabuhi. Doon ay mga tao pag-una. Apan sa kapulihay, ni balik. Ano ba? Nakinig mga tao na nakadawat at gasa sa Pedro Santo. Kini mga katawan na nakadawat na o gahong sa katuigan na umabot. Tidlumunon kaya magkadawat na sa gahong sa katuigan na umabot. Kung niya mo tuyog yun pagpaksa, dili na sila kahinultol sa Pag-inuso. Dili na makahinultol sa Pag-inuso. Okay? Bisa mo sa salam, sa mga sakit ako, basta mo kahinultol ka, pasayin mo kita. Pero anong ikundisyon na sa Pablo, dili na sila kahinultol sa Pag-inuso. Okay? Nakadawat ang sa sepulong sa Diyos. Hebrewanon 6, niya versikulo 4, nga doon sa 6. Kadawat na sila. Napag-una sila. Kadawat na sa mga pulong sa Diyos. Nakadawat na sa mga kasa sa Espiritu Santo. Nakadawat na sila sa gahong sa katuigan mo mga po. Pinumutuyo po po sa gilang sa nila po sa Espiritu. Tungo niya na dili sila kay Nolotos Pag-inuso. Tiyo mo na, di ka, kaya umpisa mo sa sala, katako naman. Basta mag-inusul tayong pasayo man. Basta mag-inusul. Di naman ka-inusul. Malangan na nasa sin of obstinacy. In English na. Nasa ito pa. Ang sala sa pagka paghiguma sa pag-umot sa sala sa mga paglingis. You know. Niya ang pares na yan lang o final impedities. Kung saan ang final impedities, nga hangtod sa kahatulan, hangtod sa kahatulan, di na siya maghinusod. Asa ba ibutang ang gawa? Impedit, okay? Muna nga, kining sala batok Espiritu Santo, pito man eh, pero ato lang dali o, na muna, maong despair. Kanapa mo wala ang tagpaglaw? Kay wa magyoy problema sa kadaku, kagul, kasakit, basta naanang krasya sa paglaw, gift of hope. Yang mua na, ang hiku ketau. Yang kedua, mana di, mau pasailo, kaya hiku ma. Miracle of God, attributed to Satan. Nah, yang mga milagro sa Ginoo, mau meninggi, mau meninggi terbuha. Ngayon, ini yung nakakala si Yesus Kristo, ay lang bubili ba natin. Ang yawa, anak mo yung kauban, kana magmulo milagro siya, tungkol kayo na ang yawa. Mano yung si Jesus, pagkapangis ng katawa. Nga, gahong si Espiritu Santo, gahong sa Diyos, ilang giwakli o ilang gipatuo ng yawa na inuon mo'y nakari ka na ko. Mahimo ba yung yawa? Musukur sa yawa? Mahimo ba yung akong yawa? Ako sa mungutok sa kumpa yawa? Mananin ko si Jesus, kung magkasala mo ba itong Espiritu Santo, di hindi mo masayin. Yan yung katuo, ang ganda na ito, presumption. Kanami mo, ay, bahala, ay. Kana Ginoo, pagka makagagaho pa na. Kana Ginoo, pagka maluloy pa na na. So, ho niya ka lang. Hindi niya lang kung balik niya mo Ginoo, kanang matiguan ako, kanang lapoy na kayo kayo, kanang kayo armas na mulihog pa na ako. Muna, ho niya ka lang. Pero karong aptik pa kayo, ayaw sa. Ikanalim kiko na ako, kanang magagaho ko ka. That is sin of presumption.
sala na Patrick Spirit Santo. Kaya itong gisandig sa Diyos, sulay pa muna-una, nganimun sa nangguruske. Dios, qui creabiti siniti, non salvabiti siniti. Ang Diyos nga naglalang ka nimo, nawa kapatabangan nimo, siya rin naghimo nimo, wa kapatabangan. Dili siya magluwas ka nimo, kundi ka matabang nimo. Muna nga, ya, ikaduha ka ng presumption, miwan sa taa, ako gilaw, sakdila ko eh, may akong laki, kinigang akong binong-binong ang garo, wow, kalit na niya akong balik nimo. Labi na, murang magpinal-pinal ako, di ko makalitan nimo patay, ah, ngayon, sir ko gilaw. Niyong gilaw, ayaw ka na guna na. Kaya dili ka mo itag-iya sa iyong kalan. Huwag kakibaw ng sagradwa. Ya, ang kalima, kanang envy of another skip. Doon na yung mga tao nga, kadubugan ito na gusto mo, doon yung tao nga, great dream ko doon na, pero pagkakukihan, pagpaminaw sa Evangelius, pagpaminaw sa mga Bible study, karoon kay, noon sa mga, may na huwag kayong bakbak sa Evangelio, very sound, niya very fair, niya kwadyot mo, muna na yung wendment pa. Ano mo yung ting di, the Holy Spirit, nga maminaw ka mo, madasi ka ba? Kikasinahan to siya, ah, ha? Patutuko na doon ang grade 3 naman na. Muna nga nasina itong matawana. Sala na ba ito si Espiritu Santo? In vain of another escape. Niya, resisting the known truth. Nasa bawa nang kita ng Iglesia Katolika may tinuod. Mawag kayong itupos kinuod. Nasa bawa na sa ta. Siksaw na itong tuunib, ablib, nintuatuano na itong mga basahons kasi sa iyo. Mawag mo kayo lahat. Kining Iglesia Katolika, tinukod gina ni Kristo. Mawag mo itang tukod. Bilib na ko nini. Pero iyan giresist. Siya. Mahala na kayo kayo nagtukod. Kanang resisting the known truth of sin and the Holy Spirit na. Manya, ang ikaw nung obstinacy, katulungin ko na ito kanina nga, di umot yun, kasama siya, pero maumot yun, di ka na magunahon na ginoon, di ka na magunahon na bagong siya ginagawin, ilapian yung isa na yung kalibutan. Obstinacy na, kuyaw na, eh, sin of the Holy Spirit. Di na niya siya kinulto sa Ginoon. Katapusan, morning, final impenitence. Ngahantos ka matayang day, magkasasa, di mo lang, ginikanan, Rin tawag kay Piyawa may usap iya, 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 kanang pito ka mga sala Patrick Spirit Santo, ang the real score of that, kanang kapito, final impenitence. Maraming rin natong kumpinsahan, mag-iimong kita nag-penitence, sa mga penitence, pagbaso ba, pag-inulso ba, sa itong kanang mga sala. Mga Brad Alex Basing, ang sins against the Holy Spirit, sa akong lista din, pito, niya si Brad Ray Amang. May gabi, Bert Zok, may gabi sa itong mga minaw karon. Nag-isgota gani ha, Bert Zok, o bunyag. Ako lang pong ilapit ang pagkasal, Bert Zok. Walay question sa ato ang pagtuong katoliko kay ang magbunyag o magkasal. Ordained priest, mangyot niya. Legitimo gyud siya na ministro gyud sa Ginoo. How about Bert Zok ang kanang sa ubang sekta nga Kristiyano na dili Katoliko, ma-consider ba nato nga legitimate pod ang ilang pagbunyag o ang ilang pagkasal na dili man sila ordained or dili man gyud sila gitawag na tagaag authority sa simbahan nga mabuhat ana. Ang tubag na nga, Brad Ray, gi-establish kita sa simbahan, gi-butang kita sa simbahan. Nga no, tungkol kaya ang bunya, necessity, necessary profession. Muna nga, naging mga simbahan, dunay mga pastor,
doon ay mga pundok sa relihiyon ng Katoliko, ng ilang baptism, ilang practice of baptism is accepted by the Catholic Church. Namely, kanang UCCP, Kristante man na, kini mga dahilista na sa mga pastor, pero ang ilang yung ang mga tinuan yun na giwakli ang nalilisaka himo ang sa kwan, sa sinihuba Iglesia ni Cristo, kaya man matuong ng Cristo Diyos. So, ang ilang mga baptism, dili good, balido. Ang Seventh-day Adventist, balido ang ilang baptism. Ngayon ang itubutan man. Ngayon ang dili pari kung lita na emergency room na bata nga, na tao nga nagkumpa. Niya, mamatay ron sa tao. Niya, itong tawa na naglantaw. ang narasyon may kalibutan. Si mama kung yung bunyaga ng bata. Sige sir, sige yung bunyaga. Saktong formula. Ako nagabunya kanimu singani bata si Luis. Ako nagabunya kanimu Luis sa ngalan sa mahan sa anak Espiritu Santo. Kung sa may mutuyo kubunya ni Adam, ang at mutuyo umahin mo siyang Kristiyanos. Mapasay lo ngayon sa lang perulundo o masuruba na siya ni Kristo. Muna mutuyo. So, sakto ang formula, ang materya, tubig, yung intention, sakto. That's about it. Ganong ang gitugot na bisan ng layko makahimong bunyag in emergency tungkol sa pagkahinomdano niya. Kaya niyo si Jesus gawas ang tao mabunyagan. Gawas ang tao matawa kung usap sa tubig o sa espiritu, dili kasulot sa langit. Panamuli ko na ito nga, ang mga non-Catholic pastors na dili katoliko, doon ay pipila nila ng ilang baptism, ng ilang practice of baptism, accepted by the Catholic Church. Tungkol sa kanisisidad niya. Muna ang mga narasyos ng Katoliko, gitrain na sila na kuno na yung bata na matao niya lagong bisod pag ginhawa, mabunyagan nila. Niya, para ginganda na o balit, ang ginikanan na niya human, mabalik na ito sa kining pare, paparistro na, or perhaps the priest rebaptized. Kung nagduda ang pare ng bunyag, hindi pa malidoma. Pero yung sulibas ng mga narasyos ng Catholics, accepted na. Muna nga tutupag si Mumay ng Balda na Berge. O, kanang kasal sa kining kinsa ba ang ministros kasal? Ang atong gikatunan, ang ministros kasal, mao pare, the truth of the matter, di pantes ang kaslunod, babae lalaki, they are the ministers of matrimony. Pero, ngayon nga dili sila anay magpagkasal sa mga pastor ng dili Katoliko. Kaya doon na may very strict procedure to recognize nga this parte, banda kaslunod ng lalaki ng babae, nagkatuman Diyos mga lalikwan na niya. Ayan Diyos nagkakasal. So, daghan mga nagpagkaraon, nga tingali, o takaybaw na kining tao babae na underage, nagkamiubra lang kung birth certificate para lang yung kasal kay napili nila. So, muna nga ang the real scrutiny as representative the church, ang pare, pero the ministers of kasal kanang mag-iayo. Sila yung minister. So, muna nga ang pangtana nga nung bilin na ito yung pagkasal sa lain pundok, lain ministro, tungkol kay doon ay istrikto nga ayagong pare sa kahimtan ng kasulunan ng babae, sa kahimtan ng nining kahimtan ng lalaki. Tanaw ko, huwa ay mga nagpalaong na nalagit ikasal na ibagdito niyo. Yan, niya si Jane na gawin na ito sa Medan. Si Jesus sa kayo na paniniwaan ninyo ng si Jesus pag-agi sa sigpit niya pulutan, sigpit hiktin niya dalagan
ug sigpit nga pultahan. Kaya daghan ra ba ang mga doy pagtuman ug sunod na pero dili sa krus. Mga ko na mga kaminaw, kung mo na ginaw, kinsa ra ba eh maluwas ka, lisod na ngayong isulti ka, imong gibig tulungan, agi sa higpin nga dalan. Sigpit nga pultahan. Daghan gusto mo agi nga wa makaliwas. Wa makapasan. So, ang mong sabukin na nga, there must be also nature of God being justice. Imposing the will of salvation, he becomes strict, strict to siya. Muna nga, kanahigpin na agyanan, sigpin ng pultahan, ang buta na lumpin, kinanganan na nagirip, kinanganan of disiplina. Disiplina sa mata, atong ilong, gusto sa takalag simbol, yan atong bakwa, atong kamot, tail, nga mainapingon kita, istrikto tara sa paglilikay sa atong buhalingon, sa mga okasyon na sila, mga nagtang ng katingawan, mga nagtang mga tao, magtabi na nga, huwag yung lipon-lipon, huwag yung bukos sa ilang sinutihan ba. So, mula nga, agi sa higpin na pagyanan, sigpin na pagkakanan. Ang pagkakasabot niyo, you must discipline yourself. Muna yung siya, kisa na ito gusto mong susunod na ako? Ako, ako ginaw. Kung gusto mong susunod ka na ako, pasana ang iyong krus. Pagdubili is kagalingon ka na ako. Lucas 3:3, kung gusto mong susunod ka na ako, pasana ang iyong krus. Pagdubili mo sa iyong kagalingon ka na ako, deny yourself every day. Mamanan, deny yourself every day. Disiplina kita. Kasi magbagulan na gagawin ka mga nate. Dilulutan ko, bugalan ko, pero no. Nung lagi pa doon. Nung iyong bugalan, nung lagi pa. So, ako ang discipline. Nga, we have the patience of Christ. We have the love of Christ. So, we must love them. Love our enemies. May mga katbang na to sa mga insaman. Ya, mabugal-bugalan si pala na to, sa kailan na, mga pera. Ang may nagdanon, ang punto ng Yesuwas Ginoo ng atunahan sa libros kinabuhi. Sa mga nang, kung gusto mong sunod ka na ako, la, pasanan niyong cross. Pagdubili is kukalingon ka na ito. Lucas 9:23, sa laing sulit niya, agigyot anaagi sa higtin ng dalan, anaagi sa sigpit ng pultahan. Ang puro sa pultahan, pag-discipline sa itong kalingon. Niya, kaya si Ricardo Rizanay, para katapusan ang inimutahan ng Robert Park. Okay. Maraming hindi ako sa braso ko, sa inyo vision, sa tanang aminaw, di ako sa mga kinawa, sa pagkong katoliko. Dinigyan ko sa Biblia, brad, sa buhat, disayis. Kung sa kahit bang yan, sa tanang nagpahinom kami sa dapin na ampuanan, disugat kami, ulipon niya ba, iduwahan, gahong sayawa, arang pagpanahan na sa umabot tungo sa pagtanay na sa kapalaran sa mga tao na kasasipig ayaw ang iyang alalon. Akong pong kana na pagkakay, ingon mo mo nung dito na ang yawa ko nung mas maghanda ka kay tagaan kong gahong sa yawa ang hindi nung wawan nung maghanda gahong na makaarangan sa mga tao bro, pero kung tagaan kong gahong sa yawa mo ko nung maghanda. Kung saan pa niyawa ko, mas maghanda ka kong sino o sa sali maghanda ka kong gahong. Ang kita po hindi background ini nga yung si San Paul Logan din din wali. Hindi sila sila kayo na bay gastin tinulo. Nagunan na nila. Very fluid kayo iyang sinulihan. Hindi sa siya kamo kita ta. Nakinang lang tao na ang kalasan ng pulong skin na po niya yung tao na da sino. Spapal Logan din. Pamati mo ka nila. Pamati ka nila. Kasi sila nagpupot sa dalang sa kaluwasan. Ningo sa sumpulong ngayon, hindi kaya na. Karaho, kalilag-gulhog, buwa ang kagkataon na minaw nila. Oto sa sumpulong, sumpulong wali sa gitutulong sinong winalihan na una pagsugod o pagtuo, pagsugod. Ya, pagdumilis ko kalilingo, pagkikigod mas sa kaya na. Pero hindi po sila na ang mga tao, ano na yung tutok sa babae? Nag-practice sa babae na divination. Masyara na divination, he is using the temple of God, the word of God,
to convert people. Pero kinilibay na yan ang practice of division. Nga iyan gamit ang bahan, iyan gamit ang holy things, arong gabihin ng mga tao. Pero iyan tuyo, mao pag itisa sa nila. Salamat po sa inyo, Sir Alex Green, Brad Ray, Bob, Mrs. Celia Dodo. Salamat po sa inyo, Sir Alex Green, Brad Ray, Bob, Mrs. Celia Dodo. Ang Diyos, baga panalangin kita, tagbutubuhin ang tulungan mo nun, kaya itong katinaan ng katinaan.